year unless hindi siya mag-exam. Then, akala niya hanggang 8 o'clock lang ang exam. Yung pala hanggang 11 o'clock. Tumawag siya sa akin 9 o'clock. Sabi niya, sweetheart, you have to stand. Ha? Parang na-shock ako. But praise God, no one can stop us. Amen? Amen. I know si Satan can stop us to listen to the word of God because our Lord Jesus Christ this morning, mayroon po siyang words sa isa't isa sa atin. That's why, kahit wala si pastor, we have to prepare our hearts, our spirit, our soul to listen to the word of God. Amen? Amen. Excited ba tayo? Amen. Praise God, this is my first time mag-share sa Sunday. Kasi hindi ako nag-share. Praise the Lord. Kasi nag-share sa atin before sila sa saka si Franz. But praise God, may promotion binigay si Lord sa kanila. Nandoon na sila sa Manila. And God can use me once again for His glory and for His honor in bringing the Word of God to us this morning. And this morning, brothers and sisters, before we will listen to the Word of God, shall we pray? Amen. Praise the Lord. Praise God. Excited ba tayo? O baka mamaya ayaw ko makinig kasi hindi si Pastor nag-preach. Pareho lang kami ni Pastor. Praise the Lord. Isa lang kami. Kasi siguro nag-share ako mga 19. I think ang last nag-share talaga ako doon sa second floor yung church namin before. Parang ano yun siya? 1990 or 91. Imagine, ngayon pa ako nakashare ulit. But praise God. Sa totoo lang, naninginig baya ako. Praise the Lord. The word of God this morning, ganito ho. His manifest presence. Sige. Shall we open first our Bibles? Teka muna ha. Shall we open our Bible to the book of Matthew 28:19-20? Ito lang po ang continuation sa preaching ni Pastor last Sunday about yung one bring one in the kingdom of God. Kasi sa Matthew 28:19-20, sige daw, Jane. Basahin mo natin. Sabi nito, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit," in 20, "teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Praise God. Ito ho ang ano, yung great commission. Hindi lang po ito sa mga disciples, kundi sa lahat ng mga tao na may Jesus sa puso. Pag may Jesus tayo, pag may Jesus tayo, na dapat ho, gawin din natin kung anong ginawa ng mga disciples. We have to go and share the gospel to the lost. At tayo lang ba ang gusto magpunta sa heaven? Yung kapatid pala natin, especially yung mga youth, yung parents pala natin, yung mga parents, yung anak natin, okay lang ba hindi sila makapunta sa heaven? Okay lang ba sa atin na tayo lang mag-enjoy doon sa heaven at sila doon sa kabila? Parang masakit kaya, di ba? That's why, itong Great Commission, binigay ko siya not only to the disciples, but also to the people of God na may Jesus sa kanyang puso. Then this morning, brothers and sisters, sabi dito, life without God is miserable. Pag ang buhay ho natin, walang Diyos, miserable ho ito. Bakit maging miserable siya? Because full of darkness, madilim yung buhay natin. Diba? Pag ang tatinga ba yung tao na walang Jesus? Did you madrawing a noun? Diba? Nung problema diri, problema dito, bugas lang wala, tuan na, gagera na ang mag-asawa, nang lupad na ang kaldero, nang lupad na ang plato, kaya nga no, darkness, wala Jesus. That's why, makita natin, life without God is miserable, full of darkness. Then, desperation. Karang desperate ka ayunta sa buhay natin. Parang wala na talaga. Para yung ang nangyari yung buong mundo talaga, parang itabunan ta sa tibuok kalibutan because our life is desperate tayo. Troubles everywhere. Kahit saan tayo magpunta, may mga troubles, may mga problema, di ba? Pagpunta tayo sa labas,
Ano makita natin dito? May joy ba? Wala. Makita talaga patayan diri, patayan doon. Kahit ano yung mga troubles na makita natin, and difficulties and etc. Yung kahirapan ng buhay, pag wala kayong Jesus, nandoon yun. Nandoon talaga ang kahirapan ng buhay. Magsyaka lang yung mga tao talaga na wala si Jesus sa puso nila. Ganito ang mangyari. They are not happy. Hindi sila masaya. Walang peace of mind. Pero yung taong may Jesus, ang diferensya ho, kahit isang basong bigas na lang, naasa imuhang sudlanan, happy ka pa din, di ba? Kahit siguro sagi na lang nadilin sa imuhang sudlanan, happy ka pa din. Kasi you believe that Jesus will provide all of our needs. That's why this word this morning, brothers and sisters, that we have to see to it that Jesus is the center of our family, that Jesus is the center of our life. Amen po ba? Amen. Praise God. Then another, pasensya na ha, kasi ko makita. God gave us the key here to His presence, to His manifest presence, all the time in our lives. That is when we involved in soul winning. Sabi nito, God gave us the key here to have His manifest presence all the time of our lives. Ganito ho yun. Si God, may ang presence ho ni God, nandito ho yun sa buhay natin. Nandito ho yun siya. Ang Holy Spirit, nandito ho yun siya. Pero ang problema ho, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kasi yung presence ni God all the time, nandito yan. Pero sometimes tayo ho, parang deep man lang, di ba? Ay, okay lang. That's why ang dapat ho gawin natin, para ho yung presence ni God maging active yun, yung Holy Spirit maging active yun sa life natin, we have to involve in soul winning. Mag-share ho tayo sa gospel. Praise God. Ganito yun. I have a testimony sa inyo this morning. Na, I grew up in a Christian family, alliance ho ako. Then, when I nag-college ako, I'm very active sa SAM ministry. Sa SAM ministry ho, ang work ho namin is to evangelize. Wala kaming hiya. Kahit sino pa yan, hindi kami matatakot. One time, yung ano namin, yung director namin sa SAM, yung si Kuya Rod Carion, sabi niya, "Del, I cannot go to South Home." Sabi ko, kasi staff ako sa SAM before. Sabi ko, "Bakit Kuya? Punta ako ng Cagayan." Hindi, anong problema ko yan? Punta ka sa South ko, mag-share sa gospel. Sabi ko, ha? Parang na-shock pa ako. Kasi, imagine, lahat ng mga sundalo doon sila sa grandstand, babae ako, pagkatapos, estudyante pa that time, parang first year or second year college, I stand in front of those military to share the gospel. Sabi ko, "Lord, kaya ko ba to?" But I trusted the Holy Spirit when I shared the gospel to this, mga soldiers sa South Coast, that is the first time talaga naka-share ako ganun kadaming tao. Imagine yung grandstand sa South Coast, malaki ba yan yun? Puno talaga yun ng mga sundalo. Sa totoo lang, parang ako kalimangon, kaihiun, ipanigod kong bugnaw, kaya di ko kasabot sa akong debate. But praise God, natapos din, naka-accept sila kay Jesus. Kasi ganun ho, pag sa evangelism, we have to do our part. Tapos na ho si Lord sa atin. Tapos na ho siya sa buhay natin. Then we have to do also our part to share the gospel to the lost. Na, okay lang ba? Sabi ko kanina, okay lang ba to? Si Papa natin to. No? O, si mga kapatid natin, okay lang ba na hindi sila makapunta sa heaven? Ikaw lang. Dapat ho i-share natin. Hindi ho tayo mahiya. Hindi ho tayo mahiya. Kasi ganito kasi ang mangyari sa atin. Ay, mahiya man ako. Sometimes, ay, parang matakot man ako. Ay, mahiya man ako na baka malaman nila born again ako. Ay, mahiya man ako. Lahat na lang mahiya, mahiya, mahiya. Bakit si God, nahiya ba siya sa atin sa pag-save niya sa kasalanan natin? Hindi, mas mahiya ka siya doon, pinako sa cross. But because of His love for us, that's why ginawa niya yon. Ganun din tayo, pag love ho natin yung kapitbahay natin, kapatid natin, pamilya natin, we have to do it for the glory of God. Amen ba? Paspas na tayo mo. Praise the Lord. Then next, sabi dito, may isang example dito, tatlo pa lang example. Dito, why Manny Pacquiao, wow,
politika muna tayo ngayon. Wow, Manny Pacquiao, Joel Villanueva, and maybe Duterte won the recent elections because they promised to God to become vessels for Him in the government. Ganito yun. In everything mangyari sa buhay ng tao, may plano yun si God. May plano yun si God. Hindi natin alam, ito si Pacquiao. Ang daming critics kay Pacquiao no, kasi wala siya natapos kuno, ganito kay ganyan, ganyan. Ano daw magawa niya doon sa ano, sa Senado? But we do not know. Doon sa Senado, God will use him to proclaim the gospel. Even Joel Villanueva. Joel Villanueva is the son of Ed Villanueva, yung founder sa Jesus is Lord Ministry. Son niya yun siya. Then, makita ho natin na even Duterte, ang ano nga, yung mouth niya, kung maintindihan paano lumalabas dyan, may mga daming cockroaches, daming rats, anong mga lumalabas dyan sa mouth niya. But we do not know, ang may plano pala si God kung bakit nilagayan siya doon. Kasi si Duterte, naniniwala siya sa Diyos. I can remember yung first interview niya, yung nanalo na siya, he quote a verse, sabi niya, a nation can't stand without God. Diba sa sanction? Sabi ko, hala, okay man tanin siya kasi at least he believed in God. He acknowledged God that without God, he can do nothing. Ganon din tayo. Pag wala si God sa buhay natin, we can do nothing. That's why we will not underestimate ourselves na, ay, ganito lang ako, hindi na ako mag-share, makahiya man. No, do not underestimate yourself. But we have to go and share the gospel and proclaim the word of God to the lost, to those who are in need. Amen. Praise the Lord. Then, Zaybadon, take it too. You will succeed in your studies, your business, to increase and receive speedy promotion in your work. When you understand that God placed you there to influence others for God with to Jesus. Ganito yun. Lahat tayo, di ba sabi ko kanina, lahat tayo may plano si God sa buhay natin. Kung saan tayo nilagay ni God, may plano yun si Lord. Hindi lang mo, nilagay ka ni God dyan sa opisina na dyan na yan, parang wala lang. Nilagay ka dyan ni God, ang purpose ni God is to reach the lost. I-share ho natin yung gospel, yun ho ang purpose ni God. Hindi ho tayo maging successful pag hindi tayo marunong mag-share sa gospel ni Lord. Tingnan ho natin yung mga tao na palagi ba nag-share. Tingnan ho natin, i-compare natin yung tao na hindi sila, para mahiya sila mag-share. You can compare their life unto this one person na mahilig mag-share. Grabe talaga ang promotion. Diba? Grabe ang promotion na ibigay ni Lord. That's why you will not be ashamed by the gospel. Hindi ho tayo mahiya mag-share sa gospel. Babasaya, na-promote ka from ganito ka lang, from janitor ka lang, naging ganito ka na, ganito ka. Diba? Ang sarap no? Ang sarap talaga. Kasi you do also the work of the Lord. Yun ang purpose ni God. Why nilagay tayo sa lugar na yan. Nilagay tayo ni God bilang estudyante because God wants you to reach out your classmates. Not only your classmates, but also your teachers. Amen? Yung estudyante, mahiya man pa sa mga kung mag-reach out sa ako ang teacher. Anti, takan na kayo kung bagsak. Nalisod yun ka mag-reach out kasi di ka man naging blessing. It's very easy for us to reach out those people kung yung life natin naging blessing din. Pag bulak-bulak ka sa school, it's very hard for us to share the gospel. Kasi walang makikinig sa'yo. Diba? Totoo, hindi. Mga estudyante. No, mga estudyante, dapat mag-share tayo ba? Kasi, especially ngayon, opening na sa klase. Ang laki na kaya ng UEMSO, ang laki na kaya ng Ateneo, ang Fisheries. Ano pa ba mga school? Mga high school. We have to do our part as a Christian. We have to share the Word of God to the people, to our classmates, to our friends, to our office mates, even to our families and our neighbors. Then another, I'll give you 3 points. Number one, we have to understand the world is bankrupt without Christ. He is the only hope to every human being, and that you are His agent to introduce change to their lives. Ganito yun. Pag tingnan
mo natin ang buong mundo. Ang buong mundo. Kahit sa Sambuanga na lang, malaki lang masyado yung mundo. Ang Sambuanga na ito, Sambuanga. Kahit Sambuanga na lang. Tingnan mo ba yung Sambuanga? Ano makikita mo? Sabi dito, bankrupt. Bankrupt. Bili niya siya bankrupt, nawat, nawala ang kwartahan. Bankrupt, it means walang kabuluhan. Walang kabuluhan. The world is bankrupt without Christ. He is the only hope. Si Christ lang, si Jesus lang ang only hope sa Sambuanga City. That's why, brothers and sisters, we have to do also our part as an agent to change the lives of these, the people here in Sambuanga City. Pag tingnan ho natin ang ratio, siguro pag ilagay natin sa 110 ang mga born again Christians, lahat ng mga Christians naniwala ka, they have Jesus in their life. Ilang percent po ang kailangan natin i-reach out? Siguro pag lahat talaga tayo we have to work and do our part, Sambuanga City will turn upside down for Christ. Amen? Amen. Kasi ang nangyari kayo sa mga Kristiyano ngayon, yun lang, pinaka-reason talaga, mahiya. Mahiya. No? Bakit kaya mahiya? Ano man tama, ulaw? Di ganyan maulaw ng kawatan, di ganyan maulaw ng miligyat mga drugs, kita hinuon, maulaw to para kay Jesus. Di taangay ng ulaw. Amen ba? Amen. Sabi dito, we are the agent to introduce change to their lives. Tayo po ang gamitin ni God para ma-change yung mga buhay ng tao na wala pa kay Jesus. Alanganin ang gamitin ni Lord atong mga irong dito, mga iring, kung sa panihan, sa makita nato sa dalan. God cannot use that. God will only use us to preach the gospel to the lost. Amen. Amen ba? Amen. Praise the Lord. And makita ho natin dito that in Mark 5, 19 to 20, ito ho ang story ng, yung naalala yun yung story, yung na demon possessed na lalaki na nagtago siya sa cave na ang daming demon sa kanyang katawan. Naalala nyo yun? Diba yun siya, hindi lang ho isang demonyo sa katawan niya. Hindi lang dalawa, tatlo, legions. It means siguro more than parang batalyon-batalyon, parang ganun, legion. Basta marami talaga yun, hindi kumakaw. Basta legion. At saka yung taong to, yung lalaking to, nagtago na siya doon sa cave. Kasi wala na siya damit, tinatalian na siya. Very ano talaga siya, very strong siya. Kahit anong gawin ng tao sa kanya, easier for him not to break the chain. Kahit siguro malaki, siguro kadina yung parusuro sa barko, siguro matanggal niya yun because of the legions of demons sa kanyang katawan. Then ganito ang nangyari. When Jesus Christ approached that island, pumunta siya doon. Itong lalaki ito, nangingilig na narinig niya si Jesus. Alam talaga niya. Alam talaga yung, alam niya yung demonyo, very obedient talaga yan siya. Bakit kaya ang tao sometimes mag-discover? Pero yung demonyo, very obedient. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, mag-obey talaga yan siya because you have the authority of Jesus. Ganon din kay Jesus. Na nakita ng sa lalaki na nandoon na si Jesus, ala, nanginginig siya, nanginginig. Bakit ka ba nandito? Anong gusto mo sa amin? Nanginginig. Akala niyo ba na ang nanginginig, hindi yung lalaki, yung mga demon sa loob niya, sa katawan niya. At when Jesus commanded demons to get out, lahat talaga sila lumabas at pumunta sila doon sa mga baboy. Sabi ng ano, imagine yung demons pa nagsabi kasi, sige na, doon na lang kami sa pig ipadala. Huwag lang doon sa ano, sa iba, doon lang sa pig. Oh, ang saya ng demons, no? Siya pumagpunta, doon na lang kami sa pig. Yun, kinumanin siya ni Jesus, doon kayo sa pig magpunta. At doon ang lumabas yung demons, ito ang nangyari. And he did not permit him, but said to him, go home. Ito ang sinabi niya sa lalaki. Umuwi ka! Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has made mercy of you. And he went away and began to proclaim in that Decapolis, it means yung malaking lugar nila, how much Jesus had done for him and everyone marveled. Kasi ang alam ng mga tao doon sa kanilang lugar, itong tao na to, wala na chance.
Kakita ka mong buang diha sa ano, sa pueblo? O sa'yo nga, yung mahadlong tagbuang, no? Mahadlong tagbuang. Wala, pagtignan mo yan siya, wala na ni chance. Parang gano'n din ang nangyari sa lalaking ito. Pero nangarin na na-deliver siya, umalis yung mga demon sa katawan niya. Sabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka, puntahan mo yung pamilya mo, puntahan mo yung kaibigan mo, puntahan mo yung barangay mo, o yung lungsod mo, yung syudad mo, and proclaim the gospel to them na si Jesus ang napagaling sa'yo. Ganon din tayo. God who nag-save sa atin through Jesus Christ, our Lord and Savior, it is also our duty to proclaim the gospel. Ganon din ito siya, itong tao na to. Sabi ni Jesus doon na, you have to go and share to your friends, to your neighbor, to your family, to your barangay, lahat-lahat doon about what happened to your life. Ano ho ba ang pinakamalaking bagay na nangyari sa buhay natin? Nanalo tayo sa sweepstake? Hindi. Nanatap ka sa board? Hindi. Na natapos ka mag-aral, hindi. Ang malaki hong pangyayari sa buhay natin when Jesus changed our life, when we accepted the Lord Jesus Christ, yun ho ang pinakamalaking nangyari sa buhay natin. No one can compare that. That's why it's a very marvelous. Sabi niya, sabi doon, and everyone marvel, but nasyak, hala, mamalis siya ang buhang nakita ako. Hala, karoon na intact. Diba? And this buang na ito, siya ang nag-share sa gospel sa kanilang barangay. Ganon din ang gawin natin, mga kapatid. Huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Pangalawa, the Lord dirty His hands twice. First, on creation. Second, at the cross. Ganito ho yun ang nangyari. Si Jesus nga, naging dirty yung hands niya. Wala siya nag-love ha, pag-create niya sa atua, pag-himo niya sa tao. Wala siya nag-love. Kita ma-arte ka ito, magbuha ng tagyuta, magtanong ng bulak, mag-gloves pata. Pero si God, wala din siya gihugawan, ngunit yung mga lapos dito, i-form para mahimo ang tao. Yan, yun ang first na naging madumi ang kamay ni God the time na gumawa siya ng tao. Pangalawa, when He was crucified on the cross. Bakit naging dirty ang hands ni Jesus? Because of all the sins of the world, siya ho ang nagdala. Supposed to be, tayo ho ang i-crucify. Kasi tayo ang makasalanan. Ano si Jesus? Nangawat ba? Ano si Jesus? Nakababisyo. Wala, uy, kita. But because of that, because of His great love to us, siya ho ang nandoon sa cross. Naging dirty ang hands siya. Lahat ng kasalanan natin, dinala niya. For us na ma-save tayo, for us na makapunta tayo doon sa heaven. Then, sabi dito, time also now to reach out to others and never be bothered if we disdain. In Luke 5:13, sabi dito, and Jesus stretched out His hand and touched Him, saying, I will be clean. And immediately, the leprosy left him. Ito ho ang story ng 10 leprosy. Diba? Kita siguro, mahatlo ba itang dolo, tao nga na leprosy, na ikito, na isang lang. Kaya natong kahalirong ka, matakdan ta. Pero wala kay open wounds, di ba pusul ka matakdan? Na may tambal ang sang nakaroon. Pero si Jesus, never talaga siya natakot. Sabi niya sa dito, He stretched out His hand. Na nakita niya yung taong leprosy, yung kitungin na tao. Siguro wala na to siya nalunggan, wala na siya ilong, nahulog na. Kasi yung leprosy, ang kainin niya yun, lahat ng mga, kanang mga angay mahulog. Ang nalunggan, ang ilong. Siguro nakita na to ang buhok sa ihap ilong, nahukaayo niya, ang mga tubig niya, nangatang-tang na, yung mga panit. Pero Jesus never talaga siya, ay, ano po mong lapin?
lumapit talaga si Jesus sa kanya at pinag-pray siya. Then, pinag-pray siya ni Jesus and this leprosy, sa 10 na yun, isa lang ang bumalik. Bakit kaya ang may nakalimutan agad? Hopefully, hindi natin makalimutan ang goodness ni God sa buhay natin. Yung isa lang ang bumalik at siya ang nag-thank you kay Jesus. Nag-thank you siya. At doon, sabi ni Jesus, go, muwi ka. At i-share mo din ang gospel, anong nangyari sa'yo. Bakit kaya palagi sinasabi ni God ganun? From the disciples, go, 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 preach, preach. Hanggang ngayon, go, preach. Bakit kaya? Kasi ayaw ni God ang mga tao mapunta sa hell. Masarap ba magpunta sa hell? Hindi pa man ako nakapunta. Hindi pa ako nakapunta. Sa tingin ko lang, hindi talaga masarap. Ang sakit talaga doon. Yun ang ayaw ko magpunta. Kasi masakit. May mga uo doon, hindi namamatay. May nang-uod din eh. Butang din mo sa kalayo mamatay. Dito ang uod din mamatay. Magpasok yan sa ilong, sa tenga, asa mga buho sa imong lawas, yan ang sudlan. Then, the suffering, yun ba, ang init daw doon is 7 times sa init sa apoy natin ito sa mundin. Diba, mainit talaga. Kanaganing litsyon ni anak ng humihimong brown, mag-crunchy ang panit. How much more ka ang tao ilitsyon dito sa impyerno? Mag-crunchy dyan ang panit. Mag-crunchy dyan ang panit. Pero makatingala, pag nandun na yung tao sa hen, yung buhok dilin masunog. Bakit kaya? Yung kilay dilin masunog. Ano siya kilay? Ano ka dilin masunog? Kasi pang-torture lang yun sa mga taong gusto magpunta doon. Yun talaga ang gusto ni God kung bakit palagi niya sinasabi, go, 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 preach, preach, preach. Kasi ayaw ni God na mga tao dito sa mundo mapunta sa hell. Naintindihan natin? Praise the Lord. Then, last. Nadalian ako eh. Let's become excited for this great challenge, which we will endeavor 3 Sundays from now. Di ba last Sunday, ni-preach ni Pastor, ganito din yun. Di ba? Ganito din yun. Go and preach the gospel. Sabi niya, this coming June 12, bring one each. Each one, bring one. Halaka, hello? Hala, maraman dyan ko, ano makuraktan? Isa mo lang kung dan. Uy! Ako nag-pray na dyan ko, Lord, kasi ang nagun sa akong silingan. Maulong ako mo, apyani mo, wala ako'y mabit-bit. How nice talaga we can bring one to the glory of God. Ngayon pa, uy, kung sa takaroon is May 22, then 29, then first week. Uy, malayo pa, napaka-share pa ta. That's not an excuse. Mura ka lang, mura mag-nakuan, madyog ko. Ano kaya ang pakiramdam nyo ngayon? Ang sabi ni Pastor, hindi ito si Pastor nagsabi, this is the word of God. Go and preach the gospel that we have to do also our responsibility as a Christian, as a born-again Christian. Kasi God save us from our sins. God save us and He brought us to His marvelous life. That's why tayo din, we have to do our part. Ay, nagsulti bang kung si Pastor magdala kong isa. Ay, magbit-bit ko din gamay yung bata. At least tao man eh. Diba? Bata, tao kaya na. Ay, alam, bit-bit ang iro sa inyong silingan. O, akiring. Ah, pili na ni anak sa akong silingan. Tao man eh. Okay lang. At least bata. One day, yung parents man say, like Miko. Diba, Miko? Where is Miko? Nag-start na si Miko Rabaya. Si Miko. Kuya Malil, sama ako sa'yo. Sama. Hanggang si Jane, hanggang si Mother, hanggang si Jenny Rose. Diba? Ayaw i-underestimate itong batang gagmay. O kamamaya yung paggamitin o whole family masin. Diba? Basta magdala ka lang isa. Huwag ka magdala kasi mahiya ka kay Pastor. Magdala ka kasi mahiya ka kaya. Ha? Kahiyaw-bahiyaw ko na, Lord, parang burden mo. Uy! Napurat-puratan na ako, hapit na ang June 12. Pray! Di na lang ako magpunta sa June 12, wala kasi akong transo. Wag naman, ha? Wag ka mamaya, kinatakutan nyo si Pastor na lang, wala akong dalansol. Dapat magdala tayo for the glory of God. Amen po ba?
Di ba yun ang goal natin? Praise God. Now we have to do our part as the children of God. Amen po ba? Na-receive ba natin yung word ni God? Hindi na ba tayo mahiya mag-preach sa gospel? Oh, wala ko mag-amen. Hindi na ba tayo mahiya mag-preach sa gospel? Amen. Praise God. Ganito gawin natin. Di ba last Sunday, inishare ito ni Pastor. Continue siya lang ito ngayon. Start to pray. Lord, I ask you kung sino yung dalhin ko para sa'yo this June 12. Kasi pag ipag-pray mo yan, yung dalhin mo kay Lord, magpadayo na siya. Pero maghila lang kanya, hila diri, hila dito, maabot diri, masyak na. Hala, kasaba ba ani nila? Hala, mano mo nagpataas na sa silang kamo? Tanang puro question mark. Pero kung mag-start na ganit ka, share sa gospel, sa iyaha, then this coming 12, hindi mo siya bitbito, lalahonin mo siya ganit. Parang ready na siya. Wow, ang sarap pala doon sa inyo. Very enjoy. Happy talaga. May bisu-bisu.